Bos, dimarin bos, cari mari ke sini lah. Nelela? 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 Pinagkatiwala mo siya si Galila. Ngayon, sasabihin mong nawawala. Bakit nawawala? Sir, sorry po. Pero 24/7 po may nakabantay kay Galila. Pero meron po talagang kakaibang nangyayari sa kanya eh. Huwag mo na kaming bitin-bitinin pa. Sabihin mo sa amin ano talaga ang nangyayari sa anak namin! Meron po kasi mga oras na hindi po niya namamalayan kung ano po mga kanyang ginagawa. Anong ibig mo sabihin? Lumalala ang sakit ng anak ko? Parang nawawala po siya sa kanyang sarili. Parang meron pong nagmamanipula sa kanya. Parang may nagkokontrol sa kanya. Philip, ano ba ito nangyayari sa pamilya natin? Panginoong Zuma, ano bang balak niya sa babaeng to? Hindi ba tayo lulusob para magasik ng lagim? Oo nga, Panginoon. Sa dami na nakain natin, puso ng birhen. Hindi ba tayo malakas? Huwag tayong patalos-talos. Kailangan natin maging matalino sa bawat hakbang. Ngunit paano nga, Panginoon? Sa bawat hakbang natin, binabaril tayo ng mga tao. Shhh! Hayaan niyong gamitin ko ang babaeng ito para matupad ang mga plano ko. Ba tayo magbe-breakfast? Paano ko naman malulunok ang pagkain? Hanggang ngayon, wala pa ang anak ko. Eh, ma'am, paano naman pag nagka-ulcer kayo o kaya maging enlargement of the heart yan? Kumain tayo, baka magkasakit ho tayo. Eh, saan kasi nagpunta ang batang yan? Rosalinda, huwag kayong mag-alala. Alam ni Galema ang kanyang ginagawa. Ano ba? Gustin, my point is, dapat sensitive ang batang yan na maraming taong nag-aalala sa kanya. Ma, hayaan niyo na siya. At this point, hindi dapat tayo naalala ni Galema.
Okay lang na may makapag-isip siya dahil nasaktan yung bata. Oh, yun naman ho pala eh. Total, nagkakaisa na ho tayo. Eh, bakit hindi po tayo mag-breakfast? Diba? Oh, yaya din. Kumain tayo ng... Sandali, nag-uusap kasi kami. Eh, diba? Ay! Galema! Galema! Ba't kasama mo Galema. To? Ha? Hoy, sandali lang. Teka. Kasama mo tong si William? Buong magdamag? Anong ginawa ninyo? Ha? Okay, Carla, huwag na ho kayo mag-isip na masama. Sinamahan lang ho ako ni William. Para meron mo akong kausap. Mabuti naman nandito ka na. Nagugutom ka ba? Gusto mong kumain, anak? Okay lang mo ako, Ma. Pasensya na mo nga pala sa inyong lahat at nag-alala kayo. Galema, nauunawaan ka namin. Sige na, magpahinga ka na. Baka hindi ka pa nakakatulog. Siya nga ako pala. Nakapag-desisyon na ho ako. Sasama na ho ako sa mga militar para harapin ang tunay kong amang si Zuma. Anak, hindi mo pa alam ang sinasabi mo. Walang kahit sino makakatalo kay Zuma. Sinisiguro ko sa'yo sa loob ng 20 taon na paghandaan ka niya. Oo nga, mas malakas ang kamandag ng ahas mo. Pero may kakaiba siyang lakas at kaya kanyang durugin. Pero Ma, wala na tayong ibang pagpipilian. Ni bala o kanyon, hindi nga tinatablan si Zuma eh. Meron akong sarili kong lakas na hindi ninyo alam. At ito ang gagamitin ko laban sa kanya. Payagan niyo na po ako. Kailangan na natin matigil ang kasamaan ni Zuma. Oh, Dad. Bakit? Anong bakit? Hindi ka man lang nagre-report kung ano nangyayari sa inyo ni Galema. Nakumbinsin ko na siya, Dad. Huwag na kayong magalala. Harap na siya kay Zuma. That's very good, William. Maasahan ka talaga, anak. Pero sana lang, Dad, maproteksyon na natin si Galema. Na we won't just use her as a weapon para... She can face Zuma by herself. Sa palagay mo ba eh, kung kaya natin, ikakailanganin pa natin si Galema? Walang balang tumatalab kay Zuma. Huwag kang mag-alala. Hindi natin pababayaan si Galema. Thank you, Dad. Okay. Ate, bakit bumalik ka pa dito? Akala ko ba nakapag-desisyon ka na? Eh, pwede ka naman dumiretso dun sa mga military. Siyempre, respeto ko naman sa kanila, di ba? Gina lang ba ang galit mo sa akin, Gina? Na gusto mo mawala na lang ako sa pamilya natin? Ate, ayoko lang na mas madagdagan pa yung problema natin. Tama na si Tita Galela. Kaya kung ako sa'yo, kumilos ka na eh. Bago pa may isang mawala sa pamilya natin. Teacher Carlo, nakita mo ba si Galema? Ay, ma'am. Nasa kwarto niya, di ba nagpapahinga? Pinagpahinga ng lolo niya. Eh, balita ko pa nga ho, ipupunta rito yung militar para sunduin siya, di ba? Hindi ko nga alam kung tama ang desisyon ng anak ko, eh. Eh, ma'am, alam na ba ni Galema na nawawala ang kanyang tunay na ina? Wala pa nga siyang alam, eh. Teacher Carlo, ano kaya kung sabihin ko yung tungkol kay Ate Galela? Sabihin ko na lang kay Galema, baka sakaling magbago ang isip niya. Hindi na siya sumama sa militar. Ma'am, ganun din ho yun eh. Imposible na hindi nga puntahan ang sarili niyang ina para iligtas ito. Ang mas maganda dyan, tumbukin niya na. Puntahan niya si Zuma, patayin niya si Zuma, nang sa gayon, mawala na rin ang problema ng sarili niyang ina, di ba? Ma'am, huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Naniniwala ako na kayang kalabanin ni Galema ang tunay niyang tatay na si Zuma. Paano mo naman nasabi yan? Teacher Carlo, nakasama mo si Zuma. Alam mo kung gaano siyang kalakas. Narali niyo to, ha? Kung alam ni Zuma na kaya niyang talunin ang kanyang tunay na anak, bakit hindi niya sinusugod ito para patayin? Bakit hindi niya kayang puntahan? Hindi niya kayang lapitan, hawakan. Bakit? Dahil takot siya dito.
gumising ka, aking kampo. Palayain mo ang halimaw sa iyong dugo. Katukero sa dila. Umayo ka, aking libre. Tuparin mo ang kailingan ng iyong Panginoon. Sita Galela, bakit ka natawag? Hello, Tita Galela? Galema, iligtas mo ko. Pinagbabantaan ni Zuma ang buhay ko. Iligtas mo ko kundi papatayin niya ako. Tita Galela, nasan po kayo? Oo, nasan siya? Ang dito ako. Saan niyo po alam? Saan niyo po ulit? Dinisan mo. Galema, natatakot ako. Natatakot ako kay Zuma. Huwag po kayo mag-alala, Tita. Pupuntahin ko po kayo. Ilisan mo. Galema? Galema? Tita! Nasan siya? Tita! Anong nangyayari? Tita Carla, anong gagawin ko? Huwag ka mag-alala, huminahong ka. Kailangan malaman ng mami, daddy mo lahat ng ito, ha? Hindi ko magde-desisyon. Sandali lang. Magaling tumbon. Ngayon, nasisiguro kong hindi magdadalawang isip si Galema na puntahan ka at iligtas ka. Sa wakas, Panginoon, magkakaharap na kayong dalawa. Pero, Panginoon, hindi ba mas malakas ang amandaan ni Galema kaysa sa inyo? Habang nasa kamay ko ang buhay ng babaeng ito, hindi ako magagalaw ni Galema. Ma'am? Ma'am? Ma'am, sandali lang ho. Kasi si Ma'am Galela, tumawag siya kay Galema. Tapos ang sabi niya dun sa phone call, na kay Zuma daw siya ngayon, nasa panganib siya eh. Huh? Diyos ko. Teka, may number ba kayo ni General Barreto? Wala po eh. Gusto ko sumama sa'yo. Tawag na ho. Hindi ho makakatulong sa akin sa pakikipagtunggali ko kay Zuma kung nandyan kayo. O kahit na sinong miyembro ng pamilya. Malamang gamitin pa ni Zuma yan laban sa akin. Alam niya na kayo ang kahinaan ko. Kaya mas magiging mabuti kung nandito na lang kayo. Mag-iingat ka, anak. Ako ang magpapatakbo ng buong operasyon. Maririnig mo lahat ng mga utos ko gamit ang earpiece na ito. Pag nagpakita si Zuma, aatake ang mga tao ko gamit ang liquid nitrogen. Naintindihan mo? At pag siya ay nanghina, yun na ang pagkakataon mo para tuklawin siya. Paano po si Tita Galela? Mga tauhan ko nang bahala sa kanya. Galema, are you ready for this? Hindi naman po ako sundalo katulad ninyo eh. Kahit kailan naman yata, hindi ako magiging handa para sa mga ganitong bagay. Nevertheless, hanga ako sa katapangan pinakikita mo. Kapag nasupil natin si Zuma, ay tatanungin namin napakalaking utang na loob ito para sa servisyo mo sa buong bansa. Sa inyo na po yung utang na loob. Ang gusto ko lang po, maligtas si Rita Galela at mampatay si Zuma para matahimik na ang buhay ng pamilya ko. Magagawa natin yan.
Masama ang kutob ko. Ako din eh. Hindi yata tama yung pinayagan natin umalis si Galema. Tayo yung magulang niya. Responsibilidad natin yung proteksyonan siya. Philip, kapag may nangyaring masama sa anak natin, hindi ko mapapatawad ang sarili ko na sinang-ayunan ko ang desisyon niya na suguri niya ang ama niyang halimaw. Kahit mas makamandag ang ahas ni Galema, sa laki at lakas si Suma, may chance na mapatay ang anak natin. Zuma!